sa matagal na panahon. Ano ba nangyari sa kanila? It's time to know, ano ba nangyari sa kanila? It is just because, therefore God, ano po, God, as their Savior, at yung kanilang worship and devotion, ay napunta sa mga kanyuan, at kanilang mga customs, yung kanilang mga practice, ay labas mismo sa utos ng Biblia. Kaya kasi ka, ano, yung anger ng Panginoon Diyos ay ganyan na lamang. On our time, sa ating present ngayon, mga kapatid. Yan. We worship Christ, di ba? So, napakaraming lesson natin to discuss about worship. Using yung attitude, ano yung dapat gawin, ano yung dapat isipin, ano yung pakaramdam, ano po, on our time, ano po, mga kapatid. Upon knowing this, naisip mo ba natin, minsan, you ought to come worship every Sabbath or sa tahanan kahit na Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. You ought to come worship sa Panginoon ay acceptable. Ano mo? Yung client pa nakikita sa akin na kaming bahay ko kung Sabado lang. Kapag Sunday, hindi na. Ano po? Basta hindi ko yung bahay yung kaming bahay. Ano po sa akin? Ano po? At ba minsan iniisip yan? Ano po? So, it's time to know, mga kapatid, na itong ating mga mananalangin noon sa kanilang kamalian, ano po, ay huwag mo natin magawa ngayon. Yan, we have to learn from the past. At mahaba pa, mga kapatid, kung ating isa-isay dito, hindi matatapos po ang ating usapan. Yan, you have to search the Bible, ano ba nangyari noon? Bilang ito sa ating lesson, ay yung worship. Ano po, yung worship. Kaya pinahituloy ko ng Panginoon sila ay masakot sa Babylonia dahil kinimutan ang Israelite ng Diyos. Nasnagot na rin sa kanila, sa Egypto, ano po, lahat naman ang miracle, pinakita ng Panginoon Diyos para sa kanila. Di ba? Lahat naman ang miracle. Yet, yung kanilang puso ay malitigas. Ano po? Yes, ay ang isang mga kapatid. Hindi tayo nakakita ng mga miracle noon. Hindi natin nakita kung paano nahati ang pregnancy. Hindi natin nakita kung paano magsak ang mana. Hindi natin nakita kung paano inubos ng Panginoon itong kanyang mga kaaway para lamang mapunta sa Israelite ang lago sa Kinaan. Totoo po, hindi natin nakita yan, mga kapatid. Ngunit sa testimonya at patotoo ng ating mananampalataya at pagtanggap sa mga ito at mananampalataya, hindi din na para malaman at masabi natin ng Diyos. Ayan na, mga kapatid, kung kayo may mga talong naragdagan, ako po'y bababa. Kung mahaba ating oras, so 9:35 ka lang. My brother, Apulti. Kapil lang yung manan pala tayo ang Adventista. Sabi niya nilo alam niya tayo sumasamba sa larawan ng halimaw, di ba? Tapos ba yung halimaw? Halimaw yun kung magsumasamba tayo. Sige, halimaw. Larawan ng tao. Ang ating sinasabi ang araw ng Sabat, ibang pag-araw ng Sabat. Meron akong tatanong na hindi nga tayo sumasamba sa larawan, no? Halimaw o may alam ng tao, hindi tayo sumasamba sa araw ng Sabat. Pero sabi ng Panginoon, hindi tayo sumasamba sa araw ng Sabat. Hindi sumasamba sa araw ng Sabat. Pero hindi tayo sumasamba sa araw. Ngayon ang tanong ko, pero bago ko tanong, meron akong natatandaan ano, text. Deuteronomy 5, verse 12 hanggang 15 yan, hanggang 15. Okay. Dito sa talatang 14, may binamangit doon na ano, ikapitong araw ay Sabat para ating ipangigil, di ba? Ano bang gawa ay huwag kayong gagawa. Okay. Ano bang gawa, huwag kayong gagawa. Napapala yung Latin Eli. Abo. Pagsabat na, araw na ng pagsambat. May nakita ka mo mga tahay ng aso, tahay ng puta, kusara, pangunin sa pinto. Hindi pa kawalisan mo, iisip mo, bubuhok mo ng tubig. Kaya ka, ano, manamalinis sa daanan mo. Tao may mga basubasulan o tao rin saan mo. Abo. At saka sa pagkain mo, pagkain na ng umaga, bago ka dumanin ng hilo, pumunta ka sa tera, hanggang, maghuhugas ka ng mga plato. Ano yun? Katakas ng dati ba yung mga
pangyayari ng iyon na gumagawa ka. Eh, sabi sa Deuteronomy, talatang 14, first part, ni ano mang gawa, huwag kayong gagawa. Okay. Huwag kayong gagawin. Hindi po. Salamat, Panginoon. Salamat, Brother Rudy. Sino pong nais mo doon? Ayan. Humble church, good example. Is it acceptable? Oh, what do you think? Kahit mo ang pingin niya lang. Alam ko wrong answer dito. Sino pong sumagot? Eh kami nagugot yung tingnan. Oo. Oh. Ba? Sagot mo? Sagot niya, sagot dyan? Bakit sila nagugot ka ng tingnan? Ako nagadagan ng mga bata, nagpaligo, pero kung yun ang inuuna mo sa araw ng Sabat at yun na lang ang focus mo sa araw ng Sabat, hindi mo na inuna ang pagsamba sa Panginoon o pag-alala sa araw ng Panginoon, talagay ko ay nagkakasala ka. Okay, salamat. On this corner. Lalo sa God? Yes, pero na. Natin matakbuhan niya siya lang. Okay. Matama naman yun. Diba? Before talaga mga kapatid, since we talk about worship with Sabbath, before talaga, may faith. Ano po ang parang mo sa Sabbath? May faith. Alam naman natin yan, maririn natin dito, diba? So, sa kahit na naman, sa kanilang utos doon, ano po, pagluluto nga, bawal. Nag-interest na nila, bawal nila, diba? At yung mga maliliit na bagay, ano po, tayo na yun. Sa time na sinabi mga kapatid, hindi yan yung mga adapt talaga yan. Ano po, yan yung mga adapt. So, practical answer mga kapatid. Ako po, BMX pa lang, alam ko na sa bawat Sabado. Worship, diba? I prepared myself to go to church and have fellowship and have worship mga kapatid. Nakita ako ng basura, let's use the example of another thing. Araw Sabat, awalisin ko ba o hindi? Awalisin ko ba o hindi, diba? Kung ikaw brother po, hindi nagiging alas 9, mawalis mo pa yung ako ba sa alas 10? Delay ka na. Pero kung maaka mo ginawa, nililis mo, at hindi ka man maulis sa kyesa, wala problema, diba? Ngunit kung ikaw, ang pinamang asin ko! Ang pin, sa mga nipanay, ang pinagawa, ang pinamang asin mo! Oo, kita? So makikita natin, di ba sa worship discuss natin, ano ba yung gusto ng Panginoon sa puso ko? Di ba sa worship? Ano ba yung gusto ng Panginoon sa pagsamba? Hindi mo yung gusto mo. Di ba? Kung gusto mo lang mag-alit, kung nainis ka na, diyan siya kakakawin sa kato, ay nangkupo ng kato, hindi ka namin ba? Di ba, decision mo na lang yun? So, there's, if you have an answer from the Lord, para sa akin ay ito ko, kung hindi na makakakasin sa pagsamba mo yan, yung spirit mo, hindi mawala, yung karakter, hindi inin na puno mo, pagkakaroon mo yung sinusin mo mga aso dyan, magpagsatatalak sa kakuran ninyo, na di ba lang kung sila talaga nagpupo kasi wala kang aso, kasi nagpupo lang yung basura, di ba? At ang oras mo nakaalim na sa paglilitin, pagawalin, diyan po tayo nagkakasala, ano po? We do not keep the Sabbath holy, my Lord say. Pero kung habang tayo nagawalin, hindi na binang. At tayo sa nag-react sa church, maaga pa rin naman tayo ang punta dito, at yung ating spirit, hindi na pagpupa pa rin. There's nothing wrong with that. Tapos kung gusto sa ating gagawin, eh kung gabi na wala kong gagawin yung plato, yung plato ko lang sakto. Diba? Eh kung gusto naman ang hali. So there's nothing wrong with that, mga kapatid. Hindi po tayo, hindi po ganun ang, hindi po ganun ang pag-unawan ng Diyos sa panahon ngayon. Ano po? Gaya before. Yeah. So dito pwede itulad kasi dati. Ano po? At walang makakasunod talaga. Walang makakasunod. So we have to assess mga kapatid. Ano po? Ano ba yung gagawin ko? Kailangan ba talagang gawin yan? Ano po? Kailangan ba talagang lilipo ng electric pan? Araw na Sabat? Di ba yung lupuha? Di ba? Kung hugas yung electric pan, hindi mo bibili naman na ito ba yan? Inusus lang ito eh. So hindi mo ganun ba? So sa pagsamba mga kapatid, ano po? Ano ba yung gusto ng Diyos? Hindi ko rin gusto kong gawin ngayon araw na Sabat. Kasi kung kailangan araw na Sabat, mayroon na rin ang gawain sa bahay. Ano mga aagin dito? Diba? Ang daming nga ba? Palansahan, mapilin. Ano? Diba naman ganun ba? Ang praktikal? So mga kapatid, alam po na, ating, maging conscious tayo, ano po? Maging conscious tayo. Ang worship ay isa sa mga sinisira ng kaaway. Ano po?
Kaya kapag tayo nagpagamit sa kaaway at para libanin yung mga gandong pagsamba, ano po, at ito ko pa naman sana yung lahat sa akin, hindi ka nakasimba. Ano po, nagkagumpay ang kaaway. At a great controversy yung ating pinag-aaralan. So, ang pinili natin, kung ang gusto ng tao. Ano po, tanong? Karagdagan? Sige po, worship! Huwag ito pag-usama ng worship, mga po, kasi lahat tayo ng worship. Tanong? Karagdagan? Lana? Agree na kayo lahat? Ha? Lana? Meron pa? Totoo mo ulit? Sige, ayun mo lang tanong. Dito sa tanong para sa tanong na ikan nyo. Ano ang mga paraan tayo bilang iglesia sa ating paghihikap na maabot ang nakapalibot na kultura na nasa panganib na ikompromiso sa mag-tritikal na katotohanan? Bakit kadalasan bulat tayo dito kapag ito'y nangyayari? Culture! Culture! Saan ba culture? Marami tayong culture! May Philippine culture, may mga ating bansa sa Asia, culture, sa US. How does it affect our worship, mga batid? Meron ba nakapekto sa atin ngayon? Sa pagsamba, pagkakasama ng culture, meron ba nalang? Ano ba talong dyan? Parang nakapekto, di ba? Ano ang mga paraan tayo pinag-test sa aling sikat na mabot ng mga nakapalimot sa kultura ay nasa samanin ng ikompromiso ang mga kritikal na katotohanan? Bakit kadalasan bulag tayo dito kapag ito'y nangyari? Okay! So meron sa tayo mga 1,000 PSM sa mga di ba? Inabot natin yung isa yung ating mga kapatid doon para mabigyan nila ng balita. O mga lumakas, kalapang ribong. So, paano ba ito nakaka-apekto sa atin? Nabisan natin inaalam mo ng kultura. Ano po, meron ba kayong alam na gano'n? O meron ba kayong alam sa kundahan? O ano ba ang dapat gawin sa gano'ng bagay? Kasi ito mga tao na talaga, pinag-aaral yung kultura ng isang na isang lugar na yun. Hindi naman sa mga bakas doon. So, minsan, baka minsan inaalam mo na yung kultura nila na hindi naman karapat-dapat sa isang kristyano. So, paano ba natin tinitake niya mga ganyan? O gaya ng lumaga, kapag kaya mo ng bago, bago maging lumaga siya kakain ka, diba? So, example na yun para minsan natin. So, sa ating pagkabot sa mga tribo ito, sa mga tao ito, sa kultura nila, paano ba ito nakaka-apekto sa atin? Ano ba? Ay, yung pagkakaintindi ng tanong. Medyo mayroon sa tanong. May sagot kayo? Mayroon kayo mayroon sa sagot? Ha? Wala ko makatulong dito ah. Ba't ito lang yung sila? Yung ba talaga tanong mo? Yung sinabi niya? Sigurado ka? Ang kultura kasi dapat hindi nakaka-affect sa spiritual life. Katulad ganito, si Lizzy nagpunta na yun eh. Tinanong siya doon, bakit ikaw wala kang tiksi? Ano, tikel ka ba ba? Gusto mo ko ba kang maatawa? Kaya nalaman may atawa na siya. Bakit hindi ka nagtiksi? Sabi niya, kasi sa Pilipinas, hindi po kami nalang isa sa ay, sa amin naman, kahit hindi ka mag-sisi, kung mag-sisi ka, hindi na tinatanong kung may asawa ko, wala. Dahil pag nalaman natin yung sisi ka, okay na yun, wala nang problema. Sa kanila, hindi kayo pwede, kayo dapat mag-sisi. At asay, na ikaw ay may asawa na, at ayaw mo na magpa-asawa pa ulit. Kasi nilapitan siya kinsan din ng ibang mga lalaki, iniligawan siya, akala wala pa siyang asawa kasi ka wala business. Pero hindi pa rin siya humilig-insane kahit gano'n. So dapat yung spiritual na nalalaman mo na prinsipyo sa buhay ay hindi makaka-apekto dahil sa kultura. Parang gano'n. Sabi ng Panginoon ay huwag na huwag mangyari na mas mataas kay kultura na sa spiritual na bagay. Parang gano'n. Ngayon, ikaw na alam mo na yung isang bagay na mali, nandudong ka sa kabilang kultura na dapat kumain ng hipon para maintindihan ko sila. Eh alam mo nang mali, nagawin mo ba? Yan ang nangyari sa Israel. Alam na nila nang mali. Alam niyo kung anong pinakita kay Nehemiah at Zechariah? Di ba pinakita sa kanya yung simbahan? Yung simbahan, bukod sa maraming idol,
Pinintahan pa na kung ano-ano yung simbahan. May itura na kung ito. May itura na kung ano-ano ang halo, leon, kung ano-ano yung itura. Kaya nanggalit ang Panginoon sa kanila. Parang ano nangyari, dahil sila ay natamok ng ibang mga tao, ganun na rin ang kadalang ginagawa. Yun yung problema sa kultura. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat yung kultura ay hindi mas mataas. Ay, sa spiritual na bagay sa Biblia. Ay, sa mga kasi ano si Sir? Anong tao na? Hindi siya tao lang, hari ko rin siya. Kasi gusto niya. Di ba ang tao, kahit naman sabi ako, lawag pumunta doon, pumunta. Kasi, gusto. Kaya ka siya natin, brother Monty, makibukla mo ha. O, dito sa lesson natin, ang sabi dito ay, asan na yung mga tatay niyo, nasan na? Yung mga tatay niyo na, alam niyo, ang lesson natin, dapat itong lesson, ito puro history. Ang history nangyari na. Hindi mo na parang history kung ano nangyari. Ang question ko dito, anong epekto nito sa'yo, Brother Monty? Nung nalaman mo na yung mga nakaraan palang mga magulang, nagkapatid nila sa decision, at tingin nila yung mas maligid pa kayo sa Diyos, yan, ang tanong ngayon, anong impact sa'yo yan? Nagayain ko ba yung mga ginawa nila? Yun. Pag sinabi mo hindi, yun ang mabuti. Pag sinabi mo oo, yun, wala kang lesson. Hindi ka natuto. Kaya minsan nangyayari, kaya minsan hindi, kasi minsan sinili ko, minsan hindi mo pinili. Tama? Oo. Ikaw, kayo lang. Pero kung makain ko pa ng karne, minsan. Bakit? Sino ba yung natin kumain ng karne? Wala naman, di ba? Ikaw lang ang pinili. Oo, yun. Hindi mo kasi. Kaya nangyari yung minsan. Tama? Okay. Salamat. Iba naman? On this corner naman, wala ba dito representative? Ha? On this corner naman, nabitay. Ano ba talaga dito? Idea. Ano ba? Yan. Sige. Sama nang tingin sa akin. Don't stop. Okay, lang ha? Ha? Ano kayo kita tanong ba? Sir Dula, kung taas ang kamay? Sige, kung taas ka ng kamay. Hindi ba? Hindi. Nakadami ka na, mas ipong kayo. Pero, gano'n yun ah. Sige, patanayin mo lang kita tapos mag-alang pwede sa kamay. Sabi ka, Israel, nagkataan talaga lang sa Diyos. Hanggang ngayon ba, nanumbalik ng mga Israel sa ngayon, sa ngayon, ang Palestina. Kasi hanggang ngayon, nilulunod pa rin ang mga Palestina yung mga Israel, para hindi pa rin nanumbalik. Pero sabi sa Israel, nanumbalik na ang mga Israel. Naman, sabi ko. Present na, present. Kamusta ba Israel ngayon? Wala kong alam, actually. Kasi alam ko, meron pa rin more of it. Ano po? Pero ngayon kang sa pananampalataya, ano po? We are spiritual Israel, mga kapatid. Ano po? Hindi naman nakapaloob doon ang salvation at pag-ibig ng Panginoon. We are spiritual Israel. Ang tumanggap sa Panginoon na may pananampalataya ay inaakin ng Diyos na anak niya. Ano po? At may karapatan sa langit. Na kung siya po mag-maintain itong kaligtasan na kanya po tinanggap, yan, isa po mag-sikap na maparapit sa Diyos. Yun po yung inaakin ng Diyos sa kanyang anak. So, yung nanumbalik, yun po yung history na rin. So, yung restoration before, through Haggai, na sila kayo sila ako sa Babylonia, at dumating yung point at time na inutusan ng Diyos at si Haggai na ibalik muli ang templo. Ano po? Na ma-restore muli ang templo. For so, how many years na pinabayaan siya ng Panginoon Diyos dahil sa kapikasan ng dalang puso.
At this point of time, the bell rang na, ako po honestly, hindi ko alam ang spiritual situation na Israel ngayon. Ano po, kung ano po yung ang gawin ngayon ng pananampalataya, kung, but before, history kasi yung sinasabi dyan na nanumbalik. Hindi ko na pwede naman kuwalin yun sa ngayon na talaga nanumbalik na ano po. So yung present Israelite ngayon, na lugar, na mga tao, hindi ko po alam yung mga spiritual na katayuan ngayon. Ano po? Pero, ay hindi ko meron siguro sa mga mananampalataya pa rin naman. Ano po? Mananampalataya. Makagrasipan yung tamang kaya yan ang karagdagan na rin. Ito sa mga nangyari po din. Kung sa nakakasin. Kasi muna sa lesson, baka hindi nyo na nabasa kayo ninyong lesson. Dito sa ating lesson, meron dito topic na consider your way. Sa Tuesday. Sa Tagalog, guys. Ano yung Tagalog ng Tuesday? Pag-isipan ang iyong mga lakad. Pag-isipan daw. Tayo po ba yung nag-iisip sa ating mga lakad? Gaano kalalim yung pag-iisip? At parang hindi kayo maligaya ngayong araw ng Sabat, parang mga natatakot kayo sa Diyos ng mga. O, ang sabi dito, meron daw, kasi dito sa Habay 1, ipinakita dito yung mga tao. Yung mga tao, mas gusto pa nila na mag-iunda yung bahay nila kaysa sa bahay ng Diyos. Sinitigin dito may DVD player sa bahay. DVD player. Sa bahay. Ayaw nyo ba umamin? Huwag na, hindi na ikaw. Oh, may DVD player. Pero alam nyo ba ang church natin, walang sariling DVD player? Yung DVD player na nandiyan lang kay Brother Daniel, sinapahirapan sa iglesia. Pero ang sabihin na Diyos, bakit yung mga tao ng Israel, nagtutubikap sila, na nang pinapaganda yung mga bahay nila, pero yung bahay ng Diyos, hindi nila nakikita na kulang-kulang ang gamit, may kailangan ng electric fan, pero yung bahay na iPhone, pero dapat magdodong yung tinsertay ng electric fan, nahihirapan. Yan, isang lesson nga, no? Basahin nyo yung market. Yung mga tao, pinasusumikapan nila, yung mga bagay na temporary. Hindi yung mga pamanagayan. Tapos pag nakita yung church, o nanawagan ang bayanihan, ang pupunta dito yung nanawagan nila. Yung mga kapatid, hindi naman nagpupunta. Diba? Tapos yung church, kulang-kulang ng gamit. Yung mga kapatid, hindi nagpupunta na magbunit. Kailangan pa mag-promote. Oh, pero pagkinin naman yung iba ng kapatid, kumpleto. Yan, sabi ng Diyos, bakit nyo daw, kung nang susumikapan pagandahin yung bahay nyo, sa mata na nakikita nyo yung bahay ng Panginoon, ang pangit, kulang-kulang. Ano daw? Oh. Baka daw pag nilagyan, Erkon, makatulong ng church. Ah, makatulong ka kapatid sa church. At sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang pagandahin yung church. At sinasabi ng Diyos, oo, oh, magdadaling na Erkon si Brother Morning. At sinasabi ng Diyos dito, baka mag-usin ka sa inyo, at sinasabi ng Erkon, tingnan niya mga gawa mo, ano ba priority mo, Brother Morning? Sa buong buhay mo, ilang taong ka na, Brother Monday? Huwag mo na sabihin, hindi nga rin 50 years old ka na lang. Sa 50 years mo yan, ang iyong buhay. Ilang taon dyan, naging priority mo yung Panginoon. Yan, at tinitingnan dito yung priority. Priority natin parati yung bahay, yung bahay, yung bahay. Pero yung church, hindi natin naging priority. Tsaka na yung church, tsaka na yung church, tsaka na yung church. Okay lang lang, umaman yung kapatid. Dami ka di ka lang din ng Brother Morting. Kumaya ka magkulitang tayo. Parang ay kang mga adikari sa buhay. Ginugulo ko yung tama sa akin eh. No? Hindi. Yan. Marami naman siya opinion. Pero ang sabi dito, i-consider mo daw yung iyong mga gawin. No? Nanay! Ano na bang sabihin natin si Sir? Yan. Huwag ka na sabihin yung tama marami. No? Nanay! Ano na bang naging concern mo si Sir? Tatay! Ikaw ba yung laging concern sa church? Pumunta ka ba dito sa church? Sa buwan yung kamalang ka, ay walang nagpupunta sa'yo? Ay walang nagpupunta sa'yo?
Yan, sabi ng Panginoon. Tingnan mo, yung mga Israelo, ganyan ang ginagawa nila. Yan, thank you. Kaya lang siya ang isa, Father Rolvin. Yan lang yung nagdagyo, ha? Okay, isama rin naman natin. Tayo din ito na tulugin. People have the option to choose whom they will serve and worship. Mga kapatid, tayo ay hindi nasa under ng pabibigit ng Panginoon. Hindi tayo pinipilit na pumunta sa iglesia. Hindi tayo pinipilit na ibigay yung ating mga kaya at ibigay yung church. Hindi tayo pinipilit na magkaroon tayo ng mga services sa labas. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na yung ating pangaking yaman, katangian, kagalingan ay magaling sa iglesia. Hindi ba tayo pinipilit ng Panginoon? Ito ba'y ating ginagawa? Ito ang pag-ask of love at yung ating pagkapalang natanggap sa Panginoon. That's why we worship Him. Alam mo, na tayo sumasabas sa Panginoon Diyos dahil naramdaman natin ang kanyang pagligtas at pag-ibig sa atin. Kaya nga po mga kapatid, we have with the freedom to choose mga kapatid.